Hi guys, welcome back to my channel. Today, I will do a makeover from this look, this everyday dugyot look, going to transform into this uni jagya. Parang itong ganitong makeup look na may pagka foxy eyes. Una, gagamitin ko ay ang Bersam lip oil para lang ma-moisturize ang aking napaka-dry na lips para maganda paglapat ng lipstick later. Nakapag-skincare na ako. So, unahin ko ang Laneige na color correction nga ba to? Laneige Light Purple Skin Veil Base Cushion. I-apply ko lang siya sa area na meron ako mga redness at blemishes. Para rin siya kasing nagko-color. Hindi naman siya color corrector. Para lang ganun yung effect sa akin. Next ay ang primer from VDL, ang Lumilayer Primer. Ito, ilalagay ko na sa buong mukha ko, pati sa neck area. Yung primer. Kinamay ko na lang para mapantay yung blend sa buong mukha. Next ay, ang gagamitin ko ngayon ay ang BB Cream from Misha, ang M Perfect Cover BB Cream in the shade number 23. So yan, dalawang pumps. Nagamit ako ng dumped sponge para ma-blend all over my face yung BB Cream. So maganda yan. Maganda yung BB Cream na yan. So ano yan, nabili ko sa YesStyle. Mayroon ako rewards code, MIKO148, kung gusto nyo mag-shopping doon. Next natin ay from BT Cosmetics, ang kanilang Sika Redness Spot Concealer. Wala na to, hindi na siya available dun sa binilan ko sa Lazada. Hindi ko rin siya makita sa YesStyle eh. So sorry. Next ay Translucent Powder from Laura Mercier. Ang lalagyan ko lang ng finishing powder na yan ay yung area na nilagyan ko lang ng concealer para lang ba maset yung concealer at hindi mag-crease. Manipis na layer lang ng powder ang ilalagay ko. Dun lang sa area na nag-concealer ako. Kasi mag-apply pa ako ng cream kaya hindi ko nilagyan yung buong mukha ko. Next natin ay ang Huda Beauty Contour Cream kasi magko-contour tayo. At ang nose line, huwag kakalimutan, yan ang sikreto ng aking mukhang retokadang ilong. Ang contouring, syempre. Tapos blend ulit natin gamit ang damp sponge. Ang jawline, huwag kakalimutan. At ang nose line. Next, iseset ko na ang aking buong mukha ng translucent powder all over my face gamit yung sponge, hindi na yung damp sponge na parang beauty blender, yun na lang yung sponge. Next, kilay, gamit ko ang Caridium na pang kilay in the shade gray brown. So brush ko muna ang kilay bago natin drawingan. Pencil siya, automatic na pencil na pang kilay. Maganda siya. Maganda pati yung formulation. So, gumamit ako ng another product. Yun ay from a Pew na brow pen. Para lang malagyan yung tail area. Mas madarken yung part na yun at ma-define. Next, ang brow mascara from Happy Skin. Yung kanilang, kalimutan ko na kung anong tawag doon. Beat the Heat Summer Proof Brow Mascara. Yun. At magko-concealer ulit ako para mas define yung eyebrows. Para pati mas malinis tingnan yung korte ng eyebrows. Kaya nagko-concealer ulit ako dyan sa area na yan. Gamit ang concealer brush. At dahil nakikita ko pa yung marami kong blemishes, nag-spot conceal na rin ako ulit kahit nag-powder na ako. Hindi ko si matik. Ayan, tsaka blend. Eh, okay naman. Spot conceal lang naman. Hindi naman buong cream, buong mukha lalagyan ko ng cream, ng concealer. So, para lang mabaw wasan yung appearance ng yung itsura ng mga blemishes maglabasan. Next, primer sa eyes. Gamit ang the same na eye primer. Tapos, ang gagamitin ko ngayon ay from Moonshot at itong angle brush na to. Nakalimutan ko na kung saan ko nabili yung angle brush na yung matagal na yun sa akin. Yung palette na gamit ko ay from Moonshot, yung hindi ko alam i-pronounce
Rev de Paris. Ewan ko, basta yun. Link ko na lang sa description box. Yung color dark brown, yung pinaka-dark color sa palette na yan, ang aking ginamit. Gamit lang yung angle brush. Ngayon, bine-blend ko gamit yung maliit na shading, blending brush. At itong shading brush na to, from Sephora, ang gagamitin ko para sa transition of colors, kasi ang gamit ko na dyan, hindi ko napakita yung light brown, yung parang brownish red na brown, para ma-blend, ayun, para maging ganun yung itsura, parang mayroon transition of colors na nangyayari. So gawin ko na yung kabilang mata. So yan, gamit ulit yung shading brush. Next ay ang blending brush, maliit na blending brush lang. Gusto ko kasing gawin sana ay yung foxy eyes, kaya lang ewan ko kung ba ako na-achieve ko. Tapos nilinis ko lang, gamit ulit yung concealer sa tabi para sharp na sharp ba yung pagkakalay niya. Hindi, ewan ko na-achieve ko ba. At yung natirang powder sa shading brush ko yung ginamit sa under eye area. Next natin ay ang eyeliner. Line lang natin. Brown na eyeliner yan. From the brand Merzi yata. From Yes Style din. Nabili yan. Next, contour powder naman. From Happy Skin ulit. Na contour powder palette nila. Para i-contour yung nose line. At, syempre, pati ang... Ayan, jawline. Ay, hindi jawline. Para, ayan, makontour ba at magmukhang payat ang mukha sa picture. At ang susunod ay curl the lashes at mascara, eyelash mascara. At nga pala, babalik ulit tayo sa eyes. Konting shimmer. Nag-decide ako lagyan ng konting shimmer yung inner area ng aking mata. Ito ang gamit kong glue ngayon. Eyelashes glue from Etude House. Kaka-open ko lang yan. Siyempre, ang gamit ko pa rin false eyelashes ay from Mitch Blumin. So, ayan. Hindi ko na siya ginupit. Ganyan ako maglagay. Hindi ko sinunod yung eye shape ko sa paglagay ng false eyelashes. Ayan ang nagpaganda ng, nagpagaan ng buhay ko sa paglagay ng eyelashes. So, ayan. Next natin na yan, lipsticks. Lipstick from Corinco. Nagahabol ako sa video ko, ah. Magnetic siya. Ang cute. Yung color na yan ang kinuha ko. May pagka-nude orangey na red ang dating ng kulay. Yan natripan ko. Kasi may, para ma-emphasize yung eye area ba. Kaya light shade yung lip color na pinili ko. Next, nagyan ko pa ulit ng lip oil. Kasi parang glossy effect. Yung center area lang. Parang yung pouty, yung center area na glossy. Parang fresh lang ba? So, finish na tayo. Ayun na yung finish look. Sorry, camera phone na yan. Cellphone na camera na lang gamit ko. So, bye-bye. Please like and subscribe to my channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, see you on my next video.